tatlong mundong ito, gusto natin ng pagbabago. Ikaw at ako, may magagawa pa tayo sa... Nagbabalik po ang tulong ko, pasa mo. Sa turo ko, pasa mo. Sasagutin natin ang tanong ng bayan. Ito po ang tanong ng bayan. Ano ang mga dapat gawin ng mga empleyado o OFW na gustong maging negosyante? Sa ating episode na Empleyadong Negosyante. So, siguro na, kung na sumusubaybay po kayo sa aming programa, for the past few weeks po pinag-uusapan natin ano yung mga dapat gawin para magkaroon ng successful na negosyo. At meron po tayong step by step na ginawa na po yan sa mga nakaraang panahon po. So, kung gusto niyo pong balikan, hanapin niyo po yung video na to. Specifically today po, pag-uusapan natin kung paano mag-practice, mag-negosyo para isang araw ikaw ay maging successful na negosyante. So, yun po ang pag-uusapan natin ngayon. Malamang ang tanong nyo, paano mag-practice ang isang empleyado para maging negosyante? Okay, mag-alala. Susubukan nating sagutin yan. Kung empleyado ka ngayon, maybe sa Pilipinas o sa ibang bansa o OFW ka, ano ang pinakamalapit na negosyo na pwede mong pag-practice-an? Sige po, mag-isip ka. Sagot po na aming mga participants sa aming seminar. Sir, food cart business, sari-sari store, buy and sell, trading, at kung ano-ano pa. Tama, mali? Mali po. Hindi po yan ang pinakamalapit na negosyo sa buhay nyo. Sir, kung hindi yan, ano? Okay. Ang pinakamalapit na negosyo na pwede mong pagpraktisan ay ang kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Napakalapit yan. Bakit? Tumapasok ka dyan araw-araw, 8 to 10 hours a day, nandiyan ka. At yan, negosyo yan. So, yan ang pagpraktisan mo. Siguro sabihin nyo, sir, bakit yan? Hindi naman akin yan. Okay, magalala. Tignan nyo po ito mabuti. Tandaan mo, hindi ka pa marunong magnegosyo. Tama nga. Nagpa-practice ka pa lang. So, ibig sabihin, hindi ka pagagalingan. So, pag nag-practice ka at nagtayo ka ng negosyo at nagkamali ka, sino malulugi? Na ikaw. At napakarami na pong nangyaring ganyan. O sir, anong gagawin ko para hindi malugi? Simple lang po. Kaya ang payo ko, pag-practicean mo ang pera ng iba o pera ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Para magkamali ka man, sila malulugi, hindi ikaw. Tama? Siguro by this time, siguro nyo, sir, ibig sabihin, luluguhin ko yung kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Pakinig ka, tutulip. Pakinggan nyo muna pong buo. Sa mga tao nakikinig po ngayon, gusto ko po pakinggan yung buo para maintindihan nyo itong pinag-uusapan natin. Dahil napakaganda po nito. At sigurado ko one day you'll be a successful businessman kung empleyado ko ngayon. Sir, paano? Simple lang po. Simula bukas, suggestion ko, work as if you own the business. So yung pinagtatrabahuhan mo, ariin mong iyo. At isipin nyo ikaw ang may-ari. Siguro by this time, naiinis na kayo sa akin, sir, hindi naman akin yon, ba't ko gagawin yon? Huwag kayo mag-alala, may dahilan. Ano mangyayari pag sinunod nyo yung payo ko? Ito ang mangyayari. Okay, sipin nyo mabuti. Mula sa araw na ito, sabihin mo, ako na may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahoan ko. Ikaw ang may-ari. O, ito ang mangyayari. Number one, sigurado ko bukas, maaga pasok mo. Sir, bakit excited na excited ka? Ikaw na may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan mo, di ba? Kung totoo man to, di ba excited ka? So, for sure, ito ang mangyayari. You will learn the value of punctuality in business. So, may natutunan ka na sa negosyo. Kailangan bawal malit pag ikaw ay negosyante. So, may natutunan ka na. Tuloy natin. Ano pa? Magtatrabaho ka mabuti. Sigurado ko yan. Bakit? Palagi natin sinasabi, kaya naman ako hindi nagtatrabaho mabuti. Hindi naman akin yan eh. Sa boss ko yan. Siya naman nakikita. Hello, ikaw na may-ari. Remember? So, iyon na, magtatrabaho kang mabuti. So, ibibigay mo ito daw. Tama. Oh, what will happen? You will learn the value of hard work. Hard work is important in running a business. May dalawa ka nang natutunan sa pagninegosyo. So, may labang ka na. So, ano po? Magiging concern ka sa ibang tao. Sir, bakit? Pag ikaw ang negosyante, concern ka sa ibang tao. So, pagpasok mo sa opisina, nakakita ka office mate mo na hindi nagtatrabaho mabuti, ikaw may-ari. Sayang yung pera niya. So, ano gagawin mo? Lapitan mo. Tapos, terminate mo. Ay, hindi, joke po, di ba? Lapitan mo, tulungan mo, baka may problema siya. So, tunungin mo, baka problema mo, ay, may problema akong ganito. Yung pala, depressed po yung tao, ang dami niya problema sa opisina. So, anong dapat mong gawin bilang may-ari? The encourage mo, i-motivate mo, ito ang problema. Nung in-encourage mo, minomotivate mo, lalong na-depress. Bakit? Hindi ka pala marunong mag-motivate. But at least, naintindihan mo that motivation is very important. Pag ang tao hindi motivated, apektado, trabaho. That's very important in running a business. Motivation. So, sino na gagawin pag demotivated ang empleyado? Simple lang. Pupunta ka sa National Bookstore. Bakit? Mag-aaral ka, bibili ka ng libro on how to motivate. So, magbabasa ka how to motivate. So, may natutunan ka na.
kailangan mong mag-aral kung gusto mong maging negosyante. Tapos po, yung natutunan mo, okay, invested money, time and effort, dahil lumili ka libro, binasa mo yung libro, ginamit mo. Ishish, gagamitin mo to sa empleyado mong demotivated. Malaki po posibilidad na motivate na siya. Bakit? Nag-aral ka na eh. Marunong ka na eh. So, napaka-importante po nun. You will learn the value of research and development in business. Sino yun? Every time may problema sa negosyo, you need to make a research. I-develop mo yun, aaralin mo yun. Pag naintindihan mo to, may labang ka ng maging negosyante. Napansin nyo, habang nagtatrabaho ka, natututo kang maging negosyante. Yung po sinasabi ka po sa inyo. So ngayon, na-motivate mo na yung ka-office mate mo, okay na siya. At ito sabihin mo, alam mo ba, ba't excited ako, palagi akong nagtatrabaho mabuti? Kasi ako na may-ari ng kumpanyang ito. Ituro mo, itinuro ko sa inyo na, starting today, work as if you own the business. So may malasakit ka sa trabaho. So magtatrabaho kang mabuti. At hindi lang po yun ang gagawin niya. Ito gagawin mo. Yung natutunan mo sa libro na binasa mo, i-share mo sa office mate mo. At sabihin mo, mula sa araw na to, ikaw, minotivate kita. Tama? Tulong ko, pasa mo. I-motivate mo na may ibang tao. Gusto natin lahat ng empleyado sa ating kumpanya nagtatrabaho as if they own the business. So ano mang ganyan po? You will learn another value, the value of training. Hindi po sila matututo kung hindi mo siya i-train. So train, but before you train, you study. So ano mangyayari kung lahat ng tao i-train at study natin? Lahat po sila magtatrabaho mabuti at may malasakit sa trabaho. Ano mangyayari pag may malasakit sa trabaho? Gaganda po productivity ng departamento nyo. Mababawasan po ang mali. Ano mangyayari? Makikilala yung department nyo sa buong kumpanya nyo. Ano mangyayari? Malamang mapromote yung boss mo. Sir, bakit yung boss ko mapopromote? Eh, kami gumawa nito. Kasi akala ng boss mo sa taas, siya ang dahilan. Pero okay lang yun. Sir, ano mangyayari? Mababakanti position niya. Pag nabakanti position niya, hindi ikaw po promote. Yun po ang mangyayari. Natuto ka na, napromote ka pa. Ito pa mangyayari. Pag-aaralan mo ang trabaho ng ibang empleyado. Sir, bakit? Napromote ka na, so kailangan maintindihan mo yung trabaho ng ibang tao. Tulungan mo ibang tao. So kahit ang trabaho mo operations, kailangan maintindihan mo yung trabaho sa marketing. Kailangan maintindihan mo sa admin. Bakit? Kasi trabaho mo yun, na-promote ka na, kailangan maunawaan mo dahil kung ikaw nagpapatakbo ng negosyo in the future, kailangan maintindihan mo sales, marketing, accounting, administration, human resource development, operations, at kung ano-ano pa. How do you do this? While working right now, kung ano man departamento ka, pagpunta mo sa ibang departamento, usapin, ano ginagawa nyo rito? Ba't nyo ginagawa ito? So you learn. Bakit ginagawa ang admin? Ba't mahigpit ang accounting? Ba't mahigpit ang administration? Yung po, so get to understand the entire business. So what will happen? You will learn the value of general management and multitasking, which is very important in running a business. So mapasin nyo, ano pa mangyayari? Matututo ka kung paano makitungo sa ibang tao. Bakit? Gusto mo maayos ang relasyon? So makikisama ka sa ibang tao. So what will happen? You will learn the value of teamwork, which is very important in running a business. Can you imagine? Anday mo nang natutunan sa pagkapatakbo ng negosyo. Ano pa mangyayari? Malamang, baka mabigyan ka ng dagdag na sweldo o promotion. At pag nangyari yan, di ang ganda po ng buhay nyo, natuto ka na, na-promote ka pa, tumas pa sweldo mo. Oh. You will learn the value of rewards because ka-importante, maintindihan mo yung reward system sa isang negosyo. Number 9, magiging magaling na leader ka. Sir, bakit? Kasi di ba, nag-aaral ka. May problema ka sa teamwork, you read the book. May problema ka sa motivation, you read the book. May problema ka sa leadership, you read the book. Because naintindihan mo na yung mga dapat mong gawin bago ka maging negosyante. So, leadership is very important in running a business. Now, number 10. Pagdating ng panahon, 1 year, 2, 3 years from now, OFW ka, empleyado ka, gusto mong mag-resign, mag-resign ka. Alam mo niya mangyari pag nag-resign ka, pipigilan ka ng boss mo. Dahil ang galing-galing-galing mo. At your boss will move heaven and earth. Gagawa siya ng paraan para mag-stay ka, dadagdagan ng sweldo mo o pera ka mas malaking salary, benepisyo, at ipopromote ka. Now, if you decide not to resign, at least maganda buhay mo. If you decide to resign and run your own business, malaki posibilidad you'll be successful. Bakit? Ang tagal mo na nag-aral, inaral mo na lahat ang dapat yung maintindihan sa pagninegosyo. Yan po ang dapat gawin ng mga empleyado. Ang problema, maraming empleyado ito pag ginagawa. Nagtatrabaho, tapos magninegosyo. Ang hirap po pagsabayin yan. Pwede po yan, pero hindi ganun kadali. Ang suggestion ko, mag-empleyado ha, pero mag-practice ka maging negosyante habang nagtatrabaho. Pag ginawa mo yan, malaki posibilidad na gumanda ang buhay mo. Nako, sana po pag-isipan niyo mabuti. At sa mga susunod na pagsasama natin, may gagawin pa tayo. Ano ang mga dapat gawin
para kumita at hindi maligo negosyo. Assuming, ninegosyo ka na, balak mo na magnegosyo, napag-practice, napagbasa ka na. Ito pag-uusapan natin, step-by-step guide, mga dapat mong gawin para umayos, gumanda ang iyong negosyo. Ito po sa ating episode na negosyong pagod na lugi pa. So hindi natin gagawin yan. Gusto natin masaya na kita pa. Ano mga magandang negosyo? Pag-uusapan din po natin ano yung magagandang negosyo na pwede mong simulan. Alam niyo po, ang dami pong magandang negosyo pwede mong simulan. Antabayanan niyo po yan. Pag-uusapan po natin lahat dyan sa programang ito. At sana nakatulong po kami sa inyo. Hiling ko lang po yung Facebook po namin. I-like and share nyo po. Tapos po, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel. Type nyo po V. Garcia. I-click nyo subscribe. Tapos click nyo po yung bell button sa notification. Tapos po, i-share para yung tulong namin sa inyo maipasa nyo sa iba. Muli po, V. Garcia ang nangangarap. Sana maraming maging Pilipinong negosyante. Tulong ko, pasa mo.